bakit hindi ako gumagamit ng range extender doon sa mga piso wifi setup ko? Iyan ang laman ng videong ito. At meron pong tatlong tanong na sasagutin ko rin sa videong ito na pwedeng baka maaaring tanong nyo rin, panoorin nyo yung videong ito hanggang matapos. Meron tayong subscriber na nagtanong, si Jepoy. Si Jepoy Harang. Shout out Jepoy Harang. Salamat sa iyong question. Good day po. Gusto ko po sanang maglagay sa bundok na dead spot. Okay. So baka gustong tanong ni Jepoy Harang ay paano mag-start o paano mag-set up sa bundok na dead spot. Okay, sasagutin natin yan mamaya. At yung isa pang tanong kay at the Daily Kessel, sabi niya, Lods, pwede po bang prepaid ang gamitin sa piso wifi? Okay, sige, sasagutin natin yung tanong natin yan, kung pwede bang prepaid ang gamitin nating internet connection doon sa ating mga piso wifi. At ang isa pang tanong, last na sasagutin natin sa video ito ay tanong ni Nemia Eusebio. Sir, interesado po ako. Malakas po yung network. Ano pong dapat gawin para makapag-open ng piece wifi? Baka ibig mong sabihin, Nemia Eusebio, ay dun sa paglalagyan mo ay malakas yung internet connection. Malakas ang mobile data. Baka yun yung gusto mong itanong. At paano siguro kikita yung piece wifi sa ganung location? So, sasagutin din natin yung tanong na yan. So, abangan nyo po. At ito po yung kauna-unahan kong punti na nung bakit po ako hindi gumagamit ng range extender dun sa aking mga piso wifi setup. Kaya po ako hindi gumagamit ng range extender sa aking mga piso wifi setup. Ang idea ko po niyan ay talagang ang ideal location ko yung mga tindahan, like yung aming tindahan. At kaya hindi ako gumagamit ng access point. Ang purpose po nun ay para maka-attract ng customer dun sa aming tindahan. Oo, dahil sa range niya maigsi lang, so para makapag-internet, para magamit nila yung kanilang connection, ay dun sila tatambay sa aming tindahan. Yan din yung naging winning strategy ko, a competition ng mga tindahan. Kasi nga po, naikwento ko na sa isang previous video ko kung paano kami nag-start ng tindahan and nagkaroon ng maraming tao. Nung nagkaroon ng maraming tao, guess what? Ano yung susunod? Kasunod niyan, magsusulputan na parang kabuti yung mga tindahan at yun po yung nangyari. Okay, so ngayon para manalo sa competition sa negosyo, hindi ako nakipag price war, hindi ko ibinababa yung aking presyo. So ang ginawa kong strategy, maglagay ng additional service na wala sa kanila. So that mas maraming customer yung pupunta sa akin kaysa sa kanila. At yun nga po yung nangyari. Alam nyo po ba ngayon, yung mga tindahan na nagsulputan ng parang kabuti ay isa-isa na rin nawala. So nanalo kami sa competition at kami yung naging matatag na tindahan dun sa aming lugar. At ilan-ilan na lang kami, hindi nagasing kadami nung dati. Okay, kaya yun, reveruin nyo po, paano po ba, ano ba yung maganda kung nandun lang yung mga gagamit ng yung piso wifi kung tatambay sila dun sa akin tindahan. Okay, ang totoo niyan, tumatambay sa tindahan ko nung panahon na yun, lalo na nung nag-start ako, ay kahit yung suki ng ibang tindahan, o sa akin tumatambay kasi sa akin lang naman merong piece wifi at saka hindi abot dun sa mga pupwestuhan nila yung range, kaya dun talaga sila tatambay. Eh ngayon, syempre nag-wifi yan ng dalawang oras or isang oras, ano mangyayari? Mauuhaw yan. Yan ba kahit hindi ko yan suki at yan yung nauhaw, eh hindi naman yan pupunta pa rin dun sa suki niyang tindahan para bumili ng soft drinks, di ba? Dun na sa akin bibili yan. Natural, pag yan ay nagutom, hindi na pupunta rin sa suki niya para bumili ng pagkain dahil handun na rin naman sa amin yung pagkain na pwede nilang bilhin. So ganun po yung naging idea talaga kung bakit hindi ako gumagamit ng compass, ng range extender para mag-stay dun sa area, dun sa location ko yung mga tao, mga customer. Suki ko man sa tindahan o hindi. And naka-attract kami ng more customer, so tumataas yung aming sales compare dun sa iba. At isa pang magandang nangyari sa ganung setup, ang isa sa mga naging malakas kong gumamit nung nag-i-start ako, nagre-range ako nun ng 300 to 700. Ang isa sa malalakas gumamit yung mga tindera dun sa katabi kong tindahan. Eh bakit malakas? Siyempre, dahil barya dun sa tindahan, dumakot lang siya dun.
at maghulog siya, 50 pesos, 100 eh. Sa araw, meron na silang pang internet. Oh, sila talaga yung malalakas gumamit. Kumpara doon sa mga trabahador, mga isang oras lang naman gagamit yan, okay na yun. Pero sila, yung mga tao sa tindahan na maraming barya, ang may access sila sa barya, ay sila yung malakas. 50 pesos, 100 pesos kung magulog. Kaya, yun yung maging maganda na nangyari doon sa pagsisetup ko ng Piso Wifi doon sa amin. And ngayon, nagkatuwang sila, tindahan, at iba pang business, Piso Wifi. So, nagkakatuwang sila, minsan mahina tindahan, aarangkada ng Piso Wifi, mahina Piso Wifi. So, doon naman magkakabaw yan. Kaya hindi dapat mag-stick lang siguro sa isang negosyo. Dapat merong katuwang. O kaya, gaya ng tinuro ko, hindi isang unit lang. Diba? Tinuro ko 2 years ago, nag-vlog ako. Ang tinuro ko, 10 unit. Okay? Sabi ko ron, how to set up 100,000 pesos passive income monthly in 9 months doing a Wi-Fi business. Diba? Dahil ang idea ron, kung isang piso Wi-Fi kumita ng 10,000, eh 100,000 naman. Pero alam nyo po ba na natupad ko naman yon yung 10. Ngayon nakasampu na ako pero hindi lang 9 months. Sablay sa 9 months pero natupad pa rin. Inabot ng 2 years para bago ko makompleto yung 10 units. At lahat po yon profitable. At hindi rin natupad yung 100,000 pesos. Okay? So, pero nangalahati man lang, eh diba, panalo pa rin. 50 mil a month eh. Malaki na yun, eh passive income naman na yun, hindi lang naman yun ang tutangangaan natin. So okay, kung bumaba pa ron 30,000 a month, 10 unit, diba, hindi na masama, passive income yun, hindi mo naman yung tinatrabaho eh, yun eh, isang buwan ko lang pinupuntahan eh, tuwing lang ako magbubukas, at kapag mayroong mga trouble, so yun lang, the rest, marami kong time para sa sarili ko, sa family ko, marami kong time para sa iba pang mga bagay. So, mag-travel, mamasyal, marami kong time na hindi iniintindi, lang papasok na pera kasi kung hindi kagaya nung empleyado ka, pagka umabsen ka, walang bayad. No work, no pay. Pero yun, nakapag-set up ako nung 10, kahit gumala ako, kumikita ako. So, yun yung kagandahan ko nung Piso Wifi. Okay, yun ang dahilan kaya hindi ako gumagamit ng access point noon. Pero ngayon, napilitan na akong gumamit. Bakit? Eh, nagkaroon ng lockdown eh. Bawal lumabas. Bawal ang tambay. Okay, eh, obligado na paabutin ko dun sa mga bahay yung Piso Wifi para gamitin. Kaya ngayon gumagamit na rin ako kasi nga, diba, walang tambay, bawal lumabas. Kaya noon, talagang hindi talaga ako naglalagay. Sinasadya ko talaga yun. At yun nga idea, para maka-attract ng more customer, makapag-boost ng more sales dun sa aming tindahan. At yun po yung nangyari at naging matagumpay po. Ngayon, eto, sagutin ko na yung mga ibang tanong. Baunahin natin. Ito si Jepo, yung gusto daw niyang maglagay sa bundok, yung dead spot. Actually, Jepo, yan talaga yung napakagandang location. Ako, nandyan halos lahat sa bundok yung aking mga Piso Wifi. Kaya maganda yung kita. Kaya lang, may challenge nga tayo dyan. Dead spot nga, walang signal eh. Internet connection yung tinitingin natin. Paano gagawin natin? So, yun yung problema na nilulutas natin bilang isang negosyante, bilang isang entrepreneur, at tayo yung lulutas ng problema na hindi nila kayang lutasin. At yun, ititingin natin sa kanila. Diba? Ngayon, pag nalagyan natin yung ganyang klaseng bundok ng Piso Wifi, at nagkaroon sila ng access sa Wifi, sigurado kikita ng malaki. Oo, promise, kahit mahina internet na makuha mo. Okay? Ngayon, kung baka ang gusto mong tanong na masagot, eh paano mag-start? Paano nga ba makahanap ng signal sa ganung klaseng lugar? So ang ginagawa ko diyan, pagka meron akong isang community na nakita na inaakala ko o na iniisip ko na magandang location, chine-check ko 'yan. Dala akong cellphone, tingnan ko kung merong mobile data. So meron kasing mga bundok, sa bundok kadalasan ganyan. Talagang dead spot, pero merong mga spot na merong signal. Meron. Makikita mo 'yan sa cellphone. Lakad-lakad lang ako doon. Pag nakita ko yung tapat na mayroong signal, kahit konting-konti lang, so doon, tatandaan ko yun, at doon ko tetestingin ng magkabit ng antena. Ang ginagamit kong antena sa bundok is yung parabolic. Okay? Ngayon, pag na-test ko, doon ko siya itatayo, doon sa mayroong signal. So, dahil halos ilan ba yung na-set up ko sa bundok, nasa 7 yata yun. Puro nakaparabolic yun. At naman, so yung iba 2 to 7 Mbps yung nakukuha ko sa bundok gamit po yung parabolic. So okay na yun.
2 Mbps okay na yun, maniwala ka sa akin sa Denspot, kikita yun ng maganda. Okay, na-discuss ko na yan sa mga previous vlog ko, yung sa bundok. So ganun, mag-start ka, i-testing mo, tututunan mo yan, tsaka na marami kang tanong, paano kaya ito, paano kung hindi gumana, paano kung okay, para malaman mo kung gagana o hindi, subukan mo, mag-test ka, gumastos ka, mamuhunan ka, then testingin mo. Doon madaling matutunan. Ikaw mismo, mapipigure out mo, dito pwedeng maglagay, dito mayroong signal. Okay? Sana dyan po yung nasagot. At kung meron ka pang follow-up question, comment mo lang dyan sa baba at sasagutin ko. So, yan sa bundok, yan po talaga yung ideal location. And next question, kay, pwede po ba yung, ito, nagtanong si Daily Kessel, pwede daw ba yung prepaid sa Piso Wi-Fi? Daily Kessel, pwede po yung gamitin sa Piso Wi-Fi. Magana po yan, pero hindi ko po nire-recommend. Bakit? Kasi po, Piso Wi-Fi, public yan, maraming gagamit. Ang prepaid, mahalang load. Andali yung maubos yan, lalo na sa download. Kaya, mukhang hindi ka kikita pagka prepaid ang ginamit mo. At saka hindi rin ganun kabilis yan, prepaid. Madaling maubos ang prepaid. Pwede mo siyang gamitin, pero hindi ko nire-recommend kasi baka hindi ka kumita. Malulugi ka dahil tsak na madaling maubos. Okay? Sana nasagot, Kessel. Mag-ano ka na lang, mag-smart core po, o kaya mag-plan ka ng mga plan 1299 ng Globe, yan, pwede yan. Kahit data capping, pwede yan. Ginamit ko dati yan. Okay? So, basta postpaid para mura lang yung data. At kumita ka. Okay? At last question, kay Nemia Eusebio. Interesado po ako, sir, sa malakas na network. Ayun, yung si Nemia Eusebio, malakas yung ideal location na tinuturo ko dun sa week yung mobile data connection, doon magandang location. Pero ang tanong ni Eusebio ay malakas yung connection, malakas yung mobile data doon sa kanyang location. So yun yung kanyang tinatanong, paano ba magtayo doon, kikita daw, baka tanong niya, kikita ba? O ngayon, Anemia, Eusebio, posible na kumita pa rin. Kailangan mo lang i-market. So ganito pwede mong pakinabang pag nagtayo ka sa location na malakas ang mobile data, malakas ang mga internet connection. So, tsaka na marami ka kasing kakompetensya doon. Ganito pwede mong makuha or pakinabang pag naglagay ka ng Piso Wi-Fi. Pwedeng makalibre ka na sa internet. Kahit papaano, tsaka naman may gagamit dyan, kahit papaano makukuha mo yung pang monthly mo sa internet. So, libre ka na sa internet. So, malaking bagay yon. Kasi maraming tao gumagastos para sa internet. Kasi kailangan natin ng internet sa panahon ngayon. Nakakatulong sa atin ang internet sa maraming bagay. O, diba, mga tao nagbabayad ng gumagastos para sa internet. Kasi nga, may pakinabang tayo sa internet. Eh, ikaw, naglagay ka ng Piso Wi-Fi. So, hindi man kumita, pero nakalibre ka sa internet. Pwede na yon, malaking bagay na yun. Kasi ang ima-maximize mo na lang kung ano ba yung ginagawa mo sa internet, nagninegosyo ka ba dyan, nagbablog ka ba dyan, or whatever. So yun na lang yung ima-maximize mo, pakinabang mo. So nakalibre ka sa internet. At isa pang pakinabang, pwede rin na nakalibre ka na sa internet, kumita ka pa ng konti. Pwede rin mangyari yon, kahit ganyong location. Kasi kung di naman yan sa mga kapitbahay mo, dun sa mga gustong mag-download ng movies, dun sa mga gustong download ng mga application, mag-update ng apps, dyan po sa Piso Wi-Fi mas tipid kaysa mag-load. Kaya pwedeng kumita pa rin yan kung maituturo mo dun sa mga market mo kung ano yung kung paano sila makakatipid using your Piso Wi-Fi. So kikita pa rin yan. Ngayon tuturuan kita ng isang pwede mong gawin na strategy. Ngayon, identify mo yung target market mo. Kaya pumili ka ng minakita ka si Juan. Nalaman mo na si Juan gumagastos ng 1,000 pesos na pampaload. Yun yung gamit niya, consumption niya every month sa kanyang mobile data, kasi nga ginagamit niya yung internet, nag-internet siya, meron siyang ginagawa sa internet. Ngayon, isip ka ng mag-operan mo si Juan ng 800 a month, 'di ba? Unlimited internet. Okay? Tingin mo si Juan kakagat. Ang sigurado kakagat kasi sa load, nakaka 1,000 siya, operan mo ng 800 lang. Di ba nakatipid siya? Tapos dun sa 800 na yun, unlimited pa. Unlimited. Hindi kagaya sa
prepaid, ay tipid na tipid ka ron, dieta ka ron sa data kasi mabilis maubos ang data, lalo na nga sa prepaid. Siguradong si Juan kakagat. Kung meron kang 10 kagaya ni Juan, nag-avail sa'yo ng subscription, tigi isang 1 month sila, 10, magkano yun? 800, 10, 8,000. Di kumita ka pa ng malaki. Kung magkano lang internet mo, yun lang yung puhunan mo, tapos yung sukle, kita mo na yun. Halimbawa, hindi ka nakasampo, lima lang. Posible namang lima, wala kang makuhang subscriber. Lima lang na magsusubscribe sa'yo. Sa loob ng 10, magkano yun? 4,000, magkano lang babayaran mo sa internet. Meron ka pang sukli, kumita ka pa. Diba? So, okay? Sana, Anihemia si Sebio, nasagot ko yung question mo at nabigyan kita ng idea na pwede rin naman. Pwede rin naman sa location mo na mag-start ng sarili mong piece Wi-Fi. Okay, sana po mga kaibigan ay nakatulong yung aking binahagi sa inyo ngayon, mga question nyo na sinagot ko. Kung meron pa kayong mga tanong, comment lang dyan sa baba. At ganitong pagkakataon, mag-record ako ng video para sagutin po yung inyong mga question. Okay, maraming salamat po at see you to my next video.